Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae. Isinalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, naririnig tayo ng Panginoon, ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng apat na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapin niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mo, laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, kung gayoy pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa na nahiga ng gabing iyon, lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya, ayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinis ang krimen na ginawa ni David. Nung mamatay si Urias, kinuha na niya si Bathsheba at ginawang asawa niya. Lusot na siya. Lusot na ang anak niya kay Bathsheba. Perfect crime sana kung walang Diyos. Wala naman tayong maitatago sa Diyos. Alam niya ang lahat ng mga ginawa natin at mga balak natin. Anuman ang nasa isip pa man lamang natin ay alam na niya kaagad. Kaya pinadala ng Diyos si Propeta Nathan. Maganda ang presentasyon ni Nathan kay David. Sa kwento ni Nathan, maliwanag ang pang-aapi at pansasamantala ng isang mayaman sa isang pulubi. Marami siyang mga tupa, pero ang kaisa-isang tupa pa ng isang mahinang tao ang pinapatay niya
para sa kanyang bisita. Pati si David mismo ay nakita niya ang pagsasamantala. Siya pala ang taong ito. You are the man. Bilang hari, ang dami niyang asawa at maari pa siyang mag-asawa ng iba. Bakit naman ang kaisa-isang asawa ng ordinaryong kawal ang kinuha at pinapatay pa siya upang ito ay makuha? Si David ay may pusong malapit sa Diyos. Noong ma-realize niya ang kanyang pagkakasala, agad niyang inamin ito. At taus-puso ang pag-amin ni David. Kaya ito'y nalalaman natin sa Salmo 51. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Sa iyo lamang ako nagkasala ng tunay. Ang ginawa ko'y di mo kinalugdan, kaya may katwirang ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y parusahan. Ito yung sinabi ni David. Talagang makatwiran ang Diyos, kaya dumating ang parusa. Mula noon, dadating na, nagsisimula na ang pagbagsak ng sambayanan ni David. Sinunod na sa susunod na mga kwento, makikita natin ang pag-aaway-away ng kanyang mga anak. Pagre-rebelde nila sa kanya, nag-aagawan sa kaharian. Ang ginawa niya ng patago ay gagawin sa mga asawa niya na hayagan sa lahat ng mga tao. Lalapastanganan ang mga babae niya sa lahat ng mga tao. Ang anak niya kay Bathsheba ay mamamatay. Kahit na anong dasal at anong ayuno ang ginawa ni David, namatay nga ang anak niya kay Bathsheba. Ito'y isang malaking parusa dahil sa kanilang kultura, napakahalaga ng bawat buhay. Ang kasalanan ay talagang nakakasira ng ating buhay. Ang ganda na ng buhay sa harden ng Eden, pero sinira ito ng unang mga tao sa kanilang pagkakasala. Ang ganda na ng simula ni Saul noong maging hari siya, nasira ito sa kanyang pagsuway sa Diyos. Ang ganda na ng simula ni Haring David, napalawak niya ang kaharian, nakapagtayo na siya ng mga palasyo at ng lungsod ng Jerusalem, pero nasira siya sa pagkakasala niya. Nagsimula na ang kaguluhan sa kanyang pamilya mismo. Dumating na ang kamatayan at ang pagre-rebelde ng kanyang mga anak. Talagang kailangan nating mag-ingat palagi. Mag-ingat sa kasamaan. Pero tulad ni David, kapag nagkasala ay agad aminin ang kasalanan. Lalo na kung tayo ay lalong-lalo na ngayon na tayo'y tinubos ni Jesus. Binayaran na ni Jesus ang anumang ating pagkukulang. Makakaawhon ulit tayo sa ating pagkakasala kung tayo ay nagsisisi. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.